Kung hindi pa ho doon sa sinasabing kritisismo mula ho sa publiko, kumbaga mga boss, alam naman ho natin kapag ikay nagsamba, simbahan, pag ikay katoliko, eh marami hong mga bagay na siguro disimba ka para medyo patibayin yung pananampalataya. Kaya lang, paano doon sa mga gustong magpakasal? Binyag kasal. Mantakin nyo kasi yung isang parish priesto, Antonio, sa Santuario de San Antonio. Sabi ho sa Forbes Park, mayayaman kasi Ronnie. Yung kanilang sinasabing bayad para doon sa magpapakasal at doon sa mga supplier ng pakasal, eh tanggalin na raw. Tinamaan ho sila ng lintik ng kahiyaan. Sabi niya, ay may po'y talagang taus-pusong humihingi ng paumanhin dito sa aming pagpapatupad ng sinasabing bagong regulasyon hinggil ho sa mga nagpapakasal. May humihingi ng kapatawaran dahil yung aming ginawa at hindi naming kayang sikmurahin sa daming nakashare sa Facebook 6,000 times sa kanilang mga sinasabing patutupad ang regulation, itong panuntunan na sa lahat na mga wedding supplier ay silang magkakaroon ng taunang accreditation fee. Taunang accreditation fee. 50,000 sa bawat coordinator. Mabuhay ng bagong kasal! Hey! Kasal ba yan? Matapos yung kolektahan? Pakiulit! Mabuhay ng bagong kasal! Abay, kung mayroong pera ba naman, mabuhay. Mabubuhay sila sa kabuisitan, sa sobra. Kaya nga nagpakasal eh solemn yung pagpapakasal. Eh bakit may bayad na ganun kalaki? Oh, kasama yung mga sila. Mga bulaklak, mga musician, photographers, videographers. Ay sila ho'y talagang gagamitin yung simbahan na to. Abay, hindi kayo makakalagpas. 10,000 hanggang 30,000 kada taon. Mali at ang aking profession. Eh dapat pala ako'y pumasok na lang sa ganyang wala masyadong gulo, mas madali ang pasok ng pera. Hit it! Music! Sa mga nagpapakasal, kung ganun kalaki ang halaga na dapat ang halagang yan ay iniipon ng bagong mga magpapakasal sa kanilang kinabukasan. Isa halip na bilhin yung mga bagay para pagpupundar sa kanilang mga darating na panahon. 30,000, 10,000, 50,000, yan ay 90,000 ang nakukuha ng simbahan. Sino pa ang magpapakasal? Abay, lalong titibay ang divorce law dahil ang ating simbahan kabilang na doon sa mga bumubutaw. Hindi ba ang butaw ay uso lamang sa tabi-tabi? Sa mga jeepneying pumipila? Abay, meron na rin butaw sa mga pumipila magpakasal sa simbahan ng simbahang ginawang terminal. Next! 50,000. Next, 50,000. Bay, meron pang cash band. Bay, on top of the 50,000, 10,000, 30,000. Sa bawat pagpapakasal, doon sa sinasabing historic church. Abay, kung ganyan na lang, magpakasal na lang kayo sa isang lumang simbahan na walang historical value, makakalibre ka pa. Sus Mariusep, abay, kung ikay hindi nakatira at hindi mo kabarangay at gusto mo doon sa sinasabing historic church,
65,000 pesos. Oh, para doon sa mga non-resident, eh hindi ka taga Forbes Park eh. Pag holiday and weekends, butas ang bulsa mo rito. Amen. Hindi lang butas, sigurado, waldas, hindi lang ang iyong pitaka, talagang puting matay, warak. Amen.